Magandang araw po ulit sa inyo lahat. Ngayon po gagawa po ako ng bagong burner po ng kalandi mantika po na Blue Flame. Pang Blue Flame po ang gagawin po natin. Isishare ko po sa inyo yung ginagawa ko po para po mag Blue Flame ang kalandi mantika po natin. Yung sarili ko lang pong technique. Sana po masundan nyo po ito para po maging Blue Flame ang kalandi mantika po natin. Sa umpisa po, ang gagamitin po natin na pambutas ng talim ng barena, dahil wala naman po talagang talim ng barena na napakaliit po, na halos parang karayom na lang po ang laki. Ang ginagawa ko po, hinahasa ko po ang bandang dulo po niyan para po tumulis. Pagka ganyan po natulis na, mahirap na pong pabaunin niyan kung makapal po ang tubo natin na pambarner. Kaya ang ginagawa ko naman po, medyo pinapanipis ko po yung tubo. Ginagrinderan ko naman po. Yan nga po pala, pag napatulis na po natin, i-atras po natin ang todo. Kasi baka po biglang mabutas, pumunta po dun sa malaki. Malaki pa rin po ang butas natin. Maiksi-maiksi lang po. Para hanggang dun sa maximum na laki lang po ng butas nung hinihingi po ng burner po natin. 1.5 po ang kalalabasan niyan. 1.5 mm ang dapat mong butas. Kasi pag 2 mm na, minsan minahalo pa rin pong kulay orange. Ayan po, hindi ko na po ipinakita sa inyo na kung paano ako magbutas. Basta yan po ang pinambutas natin diyan. Wala po kasi akong tagahawak ng camera. Ayan, grinderan ko po muna para numipis. Pag malapit na pong mabutas, tinutuluyan ko na po nung talim po natin ang yung pinatulis po natin na yun. Sa mga nagtatanong po. May tutorial po ako nito nung nakaraan. Baka hindi po ninyo napanood. Ibang klase naman po ngayon yung malaki po ang ginamit natin. Didos po na tubo na medyo manipis po. Tapos, yung bandang ibabaw po nyan, para paibabaw naman po ang buga nung apoy, binutasan ko rin po yan 5 piraso. Maliit po, sobrang liit. Kung kaya po ninyo ng 1 mm lang, mas maganda po. Kasi wala pong babanggaan yun Hindi magbu-blue flame kagad. O kung mga 1 mm lang po dapat, mas maganda. Yan lang po ang ginagawa kong technique. Yan lang po ang technique ko sa pagpapa-blue flame po ng kalandi mantika. Ayan lang po. Kung kayo po may isip pong ibang diskarte naman para po makapagbutas po kayo ng maliit lang, okay lang po yun. Basta po ang talim, basta po ang butas po natin ay 1.5. Ayan po. Malaki po ang ginawa nating chamber. Kaya po malakas yan. Kasi po yung hindi po bumabangga yung apoy. Hindi ka tulad sa traditional na kalandi mantika, bumabangga po yung buga ng apoy galing sa burner, bumabangga po sa chamber, nabalik lang, sayang po. Yan ang ginawa ko po para dumulas po yung apoy pataas. Yan, ganyan po ang ginamit ko. Pinalitan ko po ng saklob, nakita nyo. Para po yung apoy, hindi po babangga sa chamber. Dahil naka-elbo. Aakyat po yung apoy pataas. Yan, nakikita nyo po, hindi po siya bumabangga. Dahil pagbangga niya, dudulas yung apoy pataas. Kasi, elbo po yan, hindi po yan talaga tuwid. Kasi po pag tuwid, sayang yung buga. Bumabangga lang po sa chamber. Pagbangga po sa chamber, bali latak na lang po ang natitira dun sa ibabaw. Hindi katulad po niyan, puro pong apoy yan. Blue flame po yan. Sana po nakatulong po sa inyo dun sa mga nagagawa po ng kalandi mantika. Po ganyan lang po ang tekniko. Yan po pala na ganyang malaki po ang burner at malaking butas.
hindi po pala malakas sa blower. Kalahati lang po ang bukas eh, ano na. Ganyan na po ang apoy. Kalahati pa lang po yan. Di ka pares po nung maliliit ang ano natin, ang burner. Persado po blower. Bago po mag blue flame, todo ang area natin. Sana po nakatulong po sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Doon nga po pala sa mga nagustuhan tong video natin makikisuyo naman po ako. Pa-subscribe po tong channel natin. Pahit po ng notification bell. Tapos papakipindot na rin po ng all para po updated po kayo sa mga susunod ko pong i-upload pa ng mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muling upload. Sana po nakatulong. Hanggang sa muli.